like, share, and subscribe sa channel natin. And kalimbang the bells para ma-notify kayo lahat ng mga new upload natin. Guys, since bad weather ngayon dito sa may UK, inside job tayo. Ang ginagawa namin ngayon is magtatahi kami ng canvas. Yung canvas na yun is yung cover para sa embarkation ladder. Ayan. Ito yung may ginawa na ako kanina, guys, na sinukat ko. Before tayo maggupit ng gagawin nating cover, ay susukatin muna natin. Ano yun? Kukunin natin yung height, yung width, at saka yung length. Susukatin mo yun para makuha mo yung tamang sukat doon sa may embarkation ladder sa gagawin mong canvas. So, ito ngayon, guys, yung nagawa ko kanina. Ayan. Nandito na siya ngayon. Ito yung canvas namin. Ito parang tela to eh. Pero mas maganda yung synthetic. Kasi kapag ka inano mo to, na may nahihimulmul ka agad. So, ibig sabihin, kapag tinahin mo to, walang hindi masyadong malaki yung space ng butas. Ayan. So, meron akong ginawa kanina. Ito siya ngayon. Ito na siya ngayon, guys. Ayan. Huwag masyadong mahaba yung pag-ispisan mo ng butas. At saka hindi naman pwedeng napaka maiksi yung space, yung tamtaman lang. Kadalasan lang nito, guys, 1 inches eh. Pero pag mga ganitong klaseng mga canvas na nahimulmul, huwag masyadong malayo. Kahit yung anong katamtaman lang, mga ganyan lang, guys, oh. Okay na 'yan. Kasi itong canvas na to, tingnan niyo, nahihimulmul 'yan, natatanggal siya. So ayan ang nibigay sa atin, kaya kailangan natin ano. Ang pagtatahi namin, guys, may kanya-kanyang diskarte. So ito yung mga gamit ko. Meron akong pako. Pako, martilyo 'yan. Ito yung pako, ayan. At saka kahoy, patungan. Ang ginagawa ko 'yan, guys, binubutasan ko na siya. Ayan. Ayan, guys, para hindi na masakit yung kamay mo sa pagganon ng sinulid. Madali na lang yan, madali mo na lang yung itutusok para hindi na rin ka mahirapan dyan sa kamay mo. Masakit yan, guys, matibay yan, napakatibay yan. Ayan. And then, ayun, ipapakita ko kung paano yung pinakasimpleng pagtahi pag mano-mano. Ayan. Ayan, guys, ipapakita ko kung yung pinakasimpleng pagtahi namin, ha? Ito sa kabila dito, ang ano mo niyan, yung karayom, kailangan dito sa kabila parang running stitch siya, di ba? Running stitch. Ngayon dito sa kabila, ganun mo lang siya. Dito naman, sa kabilang side, ipasok mo yung karayom doon. Hilayin mo siyang ganon. Ayan. Ihilayin mo siya ng konti. Ihilayin mo siya ng konti para tapos ibalik mo siyang ganon. Bakit, guys? Para magkaroon siya ng lock. Karoon siya ng lock, hindi yan maglulus o hindi siya luluwag. Tapos ibalik mo ulit doon sa butas na yon. Okay? Ibalik mo ulit siya doon. Ayan. Ayan, guys. Kahit sa simpleng paraan, meron akong naisi-share. Then same procedures na lang, guys, hanggang matapos na yan.
Ito hindi ko kayang tapusin sa buong gwardiya ko. Kasi yung preparation mo, pampunta mo pagsukat, isipin mo yung diskarte mo. Ayan, sunod-sunod na lang yan, guys. Ayan. Since marami kaming papalitan, ito yung isang pagkakataon na mapalitan yung mga luma na, yung mga butas-butas na. Pero itong mga canvas na to, guys, matitibay yung mga to. Pang long term din ng mga to. Maaraw, umulan, ayan, kahit na ano, rurupok din naman yan, mapapalitan din naman yan, pero matagal. Siguro abutin yan ng 10 years, 15 years, ganyan. Matitibay itong mga to, guys, kasi maritime equipment ang mga to eh. Kaya mga expensive na materials dito sa barko, pero hindi naman natin binibili niyan, binibili nila. Kaya ginagawa na lang natin yung part natin ng trabaho para maprotektahan yung dapat nating kubuaran. Ayan. Ganyan lang, guys, sunod-sunod lang yan. Sunod-sunod na lang natin yan. Ayan. At saka itong sinulid, guys, hindi masyadong mahaba para hindi magbuhol-buhol. At yung iba, pinapakuan ko yan, guys, pinapakuan ko. Ang pagpako nito, guys, hindi kailangan. Ang pagpako nito, guys, ito yung pagitan dito siya. Papakuan mo ulit na yan. Lalagyan mo na siya ng butas yung daanan ng sinulid. Ayan ang ginagawa ko. Kaya ayan, guys, mayroon akong ma-share kahit konti lang. Sana may apply din ninyo yan kung gagawa kayo ng ganito. Ganun lang naman. Yung iba, guys, meron kami nilalagay dito na padding. Yun yung pangtulak. Ayan, pero wala na tayo. Kahit na wala na yun, papakuan mo na lang. Gagawan mo siya ng daanan para madali mo na lang siyang itahe. Ayan, guys, meron akong na-share sa araw na to. Sana magustuhan nyo. At hanggang sa ulitin, hanggang sa susunod, guys. Maraming salamat. And God bless to all. And don't forget to like, share, and subscribe sa channel natin, guys. And kalimbang na bells para ma-notify kayo lahat sa mga new upload natin. Hanggang sa ulitin. Bye-bye!